scientist dahil gusto niyang masiyahan ang kanyang pagnanasa. Gumawa ng babaeng robot na may damdamin. Nakatuon sa paglilingkod sa sarili. Dahil para mas mapaganda ang babaeng robot, nahuli ng siyentipiko ang pinakamagandang babae sa kalye. At samantalahin ang pamamaraan ng pagbabalat na magagamit lamang sa mga robot. Hindi lang basta balatan ang mukha ng dalaga, at nilagay ang balat ng mukha na iyon sa mukha ng robot na babae. Mula doon, lumikha ng isang mahusay na babaeng robot. Eksakto tulad ng mga totoong tao. Akala ko ay buong pusong pagsilbihan ako ng babaeng robot. Paganahan mo ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng kamalayan ng tao. Huwag lamang tanggihan ang kahilingan ng isang siyentipiko. At ang pagnanais ay magkakaroon ng tunay na pag-ibig. Kaya siya na nagpunta sa kalye. Samantalahin ang pagsusuri ng data upang mahanap ang pag-ibig na pagmamay-ari mo. Hindi inaasahang natagpuan ang tunay na bagay. Ang lalaking nasa harap niya ay ang puting kabayong prinsipe na gusto niya. Nagmamadaling sumunod ang robot na si Millie. Siya ay nag-aaral ako, matuto, matutong magmahal, parang pampanitikan. Hindi ko na hinintay na matapos ang pag-uusap niyong dalawa, inagaw ng isang tulisan ang bag sa lalaking si Kabok. Nakita iyon ni Millie at sinundan siya. Tumigil ka, hinabol hanggang dulo ang tulisan at kinuha si Millie bilang kumpay ng kanyan. Huwag kang pumunta dito, takot si Kabok na masaktan si Millie. Kunin mo na lang lahat ng gamit mo, okay. Hinayaan mo siya, nakikita tuloy ng tulisan si Kabok na nagbubulungan. Hindi inaasahan na nang hindi nasisiyahang bandido na lumaban gamit ang isang kutsilyo laban kay Millie. Nakita ito ni Kabok at sinugod ito para pigilan. Sa pagkakataong ito, inilabas din ni Millie ang kanyang notebook. Hindi ko inaasahan na ang isang babae ay napakatalino. Nagulat si Kabok nang makita iyon. Siya ay isang mabuting tao. Nalilito na hindi alam ang nangyari. Si Millie ay labis na umiibig kay Kabok. Ngunit sa lumalaking kuryosidad tungkol kay Kabok, natuklasan ni Millie ang babaeng mahal ni Kabok na nagngangalang Tosek. Kaya nagpa siya si Millie na gawin ito hanggang sa huli. Siya ay, siguro ako isa pang Tosek. Tapos kidnapin si Tosek. Pagkatapos ay itinali niya ito sa bakal na lamesa. Ikaw ay napakaganda, gusto ko ang balat mo. Para maging kanya, hayaan mong palitan kita. Kasama si Kabok na madamdamin sa pag-ibig. Tapos sa harap mismo ni Tosek, tanggalin ang iyong takip sa mukha. Pagkatapos ay samantalahin ang pamamaraan ng pagbabalat. Tanggalin ang mukha ni Tosek. Mula doon palitan siya. Pagkatapos ay nagbihi si Millie ng maayos. Pumunta sa bar para hanapin si Kabok. Magkusa na iuwi siya. Pagka-uwi, si Millie ay direktang nagtungo sa bagay na iyon. At nahirapan ding paniwalaan si Kabok. Paano mo ako nagustuhan? Kahit anong itsura mo, gusto ko. Dahil hindi pa nagustuhan ni Tosek si Kabok. Ngunit ngayon siya ay napaka-aktibo. Kaya gusto mo ito. Ganito ang mas mabuti. Nagkaroon na ng love relationship ang dalawa. Naisip pa ni Kabok na nasakop na niya ang diyosa sa kanyang puso. Sa puso ko, sobrang saya ang naramdaman ko. Sobrang saya. Ang saya talaga. Hindi alam na ito ay isang robot na dalubhasa sa pagpatay ng mga tao. Dito may sunod-sunod na mga babaeng binalatan. Nakatawag ito ng atensyon ng mga pulis. Lalo na kung paano magbalat ng balat ang mamamatay ay maaaring mag-alis ng balat ng buo sa isang pagkakataon. Hindi nakakasira sa layer ng balat. Napakabilis na bilis. Sa pamamagitan ng pagsusuri, makakagawa ng paghatol ang pulisya. Balat lang ng tao ang gusto niya. Nagulat ang hepe ng pulisya matapos itong marinig. Hilingin na arestuhin ang salarin at pagsilbihan ang hatol. Kailangan mong mahuli ang pumatay sa loob ng isang linggo.